Alright, what's up mga boss? Kamusta po tayo lahat? I hope you're having a great day. Ito na nga, so what's next for Builderbase? So ito na nga po yung tinatawag natin, the Builderbase 2.0. Kaya tara, pag-usapan natin ito. Let's go! Okay, so ito na nga, nung nag-post na nga po ang Clash of Clans ng what's next for the Builderbase. So nagpahayag sila dito ng kanilang statement regarding the Builderbase. So nilagay nila dito na so far nakikita nila na nag-enjoy ang lahat ng tao or ang lahat ng players sa Town Hall 15 update. And meron na naman paparating na update. Well, mga minor changes lang naman siguro or mga few tweaks or balance changes, ganun po. Darating po yan sa December. Pero, wala pang mangyayaring update sa December sa Builderbase. So, kung mababasa natin dito, next year pa, early next year, ay magkakaroon na po ng Builderbase 2.0. At kung ano-ano ma-expect natin dito, well, nagbigay sila ng few hints pero hindi pa talaga lahat ay sinabi dito. So malalaman natin yan in the next few months siguro. Pero ma-expect natin to early next year, 2023, siguro mga March or April ay mangyayari na yung update na ito. For the past few years, marami na silang ginawa dito mga tweaks para maging interesado ang tao. So dito yung tinanggal na nila yung training time. So makakapag-train na tayo ng basta makakapili na talaga dito. And okay naman siya. Okay naman siya nung una, pero nung tumagal talaga, medyo parang nagsawa ang tao. No? Parang kasing ayun at yun lang eh. Walang definite goal eh. Parang ganun. No? Besides na, yes, meron pa rin mga nagtotrophy push dito, pero wala itong yung parang mga Legend League eh. No? Walang ganun eh. Pero tsaka, yun nga, pag-uusapan natin later kung ano pa yung nagiging problema dito sa Builderbase. Ang sinabi nila dito sa kanilang statement is ang solution dito ay rework. Big rework. Ibig sabihin talagang babaguhin nila. Sinabi din nila dito na this is a top to bottom rework. Diba? So talagang parang babaguhin nila halos lahat. No? Pero sinabi din nila dito na may mananatili, yung mga magaganda ay mananatili at aayusin nila yung mga nagiging problema. So, ano nga ba yung magaganda dito? No? Pag-usapan natin yan. Okay, ano nga pa ang maganda dito? Sa simula, maganda to mga boss. Maganda siya laruin. No? Yung sa umpisa kasi parang palagi kayong winner no? Tuwing maglaro na maglaro. Kaya ang sarap sa feeling. Kaya ang mangyayari dito, dire-diretso, laro ka ng laro kasi nakakatuwa nga siya laruin. No? Kakaiba yung gameplay niya. No? Kakaiba yung gameplay niya kasi nga versus battle yan. No? So, real time, yung kalaban mo ay online din yun. So, parehas kayo naglalaban. Different gameplay, pero somehow, similar pa rin siya sa home village. Kaya parang okay pa na siya laruin. Ang maganda rin dito is yung diskarte ng paglalaro, di ba? Kasi, we can choose kahit anong troops, kahit yung mismong bago mag-umpisa na. We have what? 60 seconds para makapagplano ng attack. Makakapili tayo ng troops na gusto natin dito. At, ang ganda. At ang maganda dito, umuobra din dito yung mga power potions. Umuobra din ba? Power potions siya kapag yung hero potion. Gumagana rin po dito para mag-level up ang ating mga troops dito. At ang pinakamaganda dito, sinabi rin nila ito sa kanilang statement na defense matters. Minsan kasi ang nangyayari, let's say ikaw yung naka 90%, pero ang defense mo hindi maganda, madali ka rin mati 3 stars. So, as sa ano na to, sa gantong sequence, defense matters. Kaya maganda talaga mataas yung defenses mo dito, maganda yung base mo dito. At doon papasok yung problema, no? Gaya ng sinabi natin kanina, no? Ang problema ay habang tumatagal, pahirap na ng pahirap. Pahirap na pero ang mga kalaban kasi ang Builderbase ay nakabase sa trophies ang mga kalaban. The higher the trophy na umaangat ka, mas humihirap at mas nagiging maxed ang mga kalaban niyo, no? Mas humihirap, mas tumatagal lang upgradings, mas nagiging boring kasi nga ang tagal, kumbaga hindi ka maka-match up eh dun sa mga kalaban mo kasi dun din papasok isang problema. We are not rewarded enough. Hindi ganun kalaki yung ano dito eh, yung lootings, diba? So, ang kailangan kasi natin gawin dito is we have to go up ng ano, ng trophy para tumaas yung ating win bonus, diba? Pero the problem is, as we go up sa trophy, mas humihirap yung kalaban, mas lalo pa tayo natatalo sa ating labanan. So, yun yung problema na very limited yung looting
dito sa builder base. Tapos ang isa pang problema dito is pagkatapos mong umatak, akala mo okay na, tapos maghihintay ka pa na matagal-matagal dahil hindi pa tapos umatake yung kalaban mo. And kailangan ba talaga natin panoorin yung base natin kung paano masira, di ba? Para ang sakit sa damdamin nung nakikita mong dinudurog yung base mo, na unti-unti mo nakikitang natatalo ka, no? So, ano ba ang magiging solusyon nila dito? So, sinabi na nila ang magiging solusyon. Una, ito, legit ito talaga. Legit na solusyon ito. No more versus battle. Yung para sa home village na pag-atake natin, eh, basta yun lang yun, hindi siya real time. So pag natapos yung attack nyo, tapos na yung attack. Pero ang hindi pa natin alam is kung parang sa home village pa talaga yung pwede kang mag next ng kalaban. So yun ang aabangan natin. Pero confirm na talaga na hindi na po ito magiging versus battle. Kumbaga yung parang sa home village na nga lang. Ano pa ang naiisip kong dapat nilang gawin dito? Pala kasi naman ng konti si Builder Machine, masyado siya mahina. No? I mean, malakas lang siya pagka ginamit yung ability niya. And ano yun, 3 hits lang? Pero after that, wala na. Mas malakas pa sa kanya yung Super Peke. Diba? So, tinawag pa siyang para hero dito kung hindi naman din siya ganun kalakas. No? Ano pa ang susunod? Yun nga yung about sa looting, no? Sana magkaroon ng parang sa Legend League siguro ang nakikita ko. Kung hindi nila magagawang unlimited looting, kung nakikita nila masyado siyang masyado magiging mabilis yung progress ng builder base. Siguro pwede nila gawin yung parang sa Legend League, 'di ba? Yung 8 attacks lang siya per day or more. So, para maganda rin, maganda na rin magkaroon ng leagues sa builder base para magkaroon po ng division ng mga makakalaban natin. Kasi nga ang nangyayari, minsan napakahihirap ng kalaban natin kaya ang hirap-hirap manalo. Dito tuloy, mas lalong tumatagal yung looting natin dito. So, yun nga, sinabi nga nila no, sa statement nila na no more versus battle, magkakaroon daw po ng new format of attack. Yun ang aabangan natin in the next few months kung ano ba ang gagawin nilang klaseng format ng attack dyan. Ano pa ang nakikita natin ditong problems? Masyadong mahal talaga ang upgrading. Well, dahil na sa Builder Hall 9 na naman, palagi ko siguro okay lang naman yung cost niya. Pero parang napakamahal at napakatagal, no? Para ano, well, ako po ay Max Builder Hall 9 na. And yun nga. So, ang next question is, Boss LA, dapat ko pa bang laruin ang Builder Hall ko ngayon? Or hintayin ko na lang yung next update? Well, sa akin mga boss, laruin nyo pa rin. Hanggang sa makuha nyo yung si AutoHat, yung 6th builder. Yun. Kahit hindi nyo na muna siguro i-max yung ibang defenses, yung siguro yung defenses i-max yun ng konti or pataasin yun ng level. Pero yung walls, kahit hindi na siguro. Kasi ang talas naman din dito na gumamit ang mga air troops kaya parang baliwala din yung walls minsan. Pero yun nga, siguro laruin nyo pa rin hanggang sa makuha nyo yung 6th builder. Well, sa mga tatanong, paano nga ba yung 6th builder, no? Tatapusin nyo po yung pinapagawa ni AutoHat. Yan, tatapusin nyo, press nyo po yung info, tatapusin nyo po lahat yan. Makukuha nyo si Otto dito. Siya yung magiging second builder dito sa builder base. Then after nun, pwede nyo na i-transfer or i-travel si master builder papunta sa main base at siya yung magiging 6th builder. Kayo, sa tingin nyo, ano pa ang dapat ayusin dito sa builder base? New troops? Spells? New hero? Or builder base war? At ayan mga boss, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel. And of course, follow me on our Facebook Gaming. Follow nyo rin po ako sa TikTok, sa Twitter, sa Instagram. Nandiyan po lahat yan po sa description. Thank you mga boss. Maraming salamat. And this is your Boss LA signing out. Good day and God bless you all. Alright!